Umaga po sa ating lahat, lalo na sa mga batang nanonood ngayon at nawa ang video na ito ay makatulong sa inyo upang masagutan ninyo ng wasto, tama at hindi kayo nahihirapan sa week 1. Okay, so simulan natin sa subject na mathematics. Okay, so learning task number 1. Based on the picture model below, answer the given question. So meron tayong letter A, letter B at letter C. So mayroon tayong sasagutan na 6 na question. So how many blank 1000s, blank 100s, blank 1s do we have? Okay, so tingnan natin yung letter A. Yung kulay dilaw na bundle, siya yung nagre-represent ng 1000. Yung kulay blue naman nagre-represent ng 100 at yung kulay red, siya naman yung nagre-represent ng 1. So, bibilangin lamang natin yung bundle kung ilan at isusulat lamang natin doon sa blank. So, ganun lamang. Halimbawa sa letter A, o bilangin mo yung bundle na kulay dilaw. O ilan iyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, isusulat natin doon sa unang blank na nagre-represent ng 1,000. So, ganun ang gagawin natin sa numbers 1 to 3. Okay, number 4. What is the total number of sticks in letter A? Okay. So, ganun din. Kung ilan yung 1,000 na kulay dilaw, at ilan yung 100 na kulay blue, at ilan yung 1 na kulay red, pag-a-addin lamang natin, and then yun na yung sagot natin sa number 4. Ganun din sa number 5, sa letter B. Ganun din sa number 6. Dumako naman tayo sa learning task number 2. Use number discs to show the following numbers. For example, number 1, 45,421. Tingnan muna natin ang 4 na ito. Yan, yung nasa unahan. Ngayon, ano ang place value ng number 4? Siya ay nasa 10,000. So, ibig sabihin, from the word itself, 10,000, yun ang hahanapin natin. So, 4, ilang 10,000 siyon? So, 4 din. So, ito yung sinulat natin na 10,000 na 4. 1, 2, 3, 4. Next, dumako naman tayo sa number 5. Ano ang place value ng number 5? Nasa thousands. So, ilang thousands yan? O ilang 1,000 ang gagawin natin? So, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dumako naman tayo sa isa pang 4. Ano ang kanyang place value? Hundreds. So, ilang 100 ang gagawin natin? 4 na 100. Okay, 1, 2, 3, 4. Dumako naman tayo sa 2. Ano ang place value ng number 2? Si I, nasa tens place. Very good. Ngayon naman, ilang 10 ang gagawin natin? 2. 1, 2. At dumako naman tayo sa 1. Ano ang place value ng number 1? Siya ay nasa ones place. So, ilang 1 ang gagawin natin? So, 1 din. So, ganyan lamang ang gagawin ninyo. Isusulat nyo lamang dun sa given na disks yung example na katulad ng ginawa ko. Next, learning task number 3. Draw a number disks on your notebooks to show or represent the following numbers below. Hindi na sa notebook ha, mismong answer sheet nyo na gagawin. Katulad din lamang dun sa learning task number 2, ang pagkakaiba nga lamang, kayo na yung mismo ang gagawa ng disk na magre-represent doon sa following numbers. Okay, next. Learning task number 5. Complete the table. Give the place value and value of 4 in each of the numerals below. Okay, for example, number 1, 43,125. Ano daw ang place value ng 4? Katulad ng ginawa natin kanina, anong place value ng 4? Siya ay nasa ano? Ito ay ones, tens, hundreds, thousands, 10,000. So, isusulat natin din sa katapat na place value ay 10,000 with S. Okay. Ano naman ang value ng 4? Kung siya ay nasa 10,000, 4 siya, 40,000.
Okay. Ang gagawin mo lamang, gagawin mo ng 0 yung mga sumunod na number sa kanya. So, 40,000. Number 2, 80,456. Ano ang place value ng 4? Nasa ano siya? Nasa 100. So, susulat natin yung hundreds. Okay. Ano naman yung value? Tandaan, hindi na natin isusulat yung kanyang nasa left side. Kasi nga, wala na yun. Hindi na siya kabilang sa magiging value ng 4. So, yung 4, isusulat natin yung 4. And then, yung 5 and 6, magiging 0. So, 400. Yun lamang ang gagawin natin sa learning task 5. Next, learning task 6. Write the expanded form of the following numbers. Napakadali lamang nito. So, ang gagawin lamang natin, unahin natin yung 6 na given. And then, isulat mo yung 6. Yan, isulat mo yung 6. And then, yung kasunod ng mga number magiging 0 na. Katulad nito. Yan, 60,000. Next, pumunta naman tayo dun sa 7. O, katulad ng ginawa natin ha, hindi mo na isusulat ito. Kasi nga, tapos na. Nasa left side siya. So, isusulat natin yung plus sign, plus 7, isusulat mo yung 7, and then yung 902 magiging 0 na din. So, plus 7,000. Next naman yung 9. Oh, hindi na din ito isusulat kasi nga nasa left side at wala na siyang value. Kasi nga dadako na tayo sa 9. Okay, ano ang value ng 9? Susulat mo lang yung plus sign ulit, plus, and then 900, plus 900. And then, yung 0, may value ba ang 0? Wala. So, wala tayong isusulat. Dumako na agad tayo doon sa 2. So, plus 2. Yan. At yan ang expanded form ng 67,902. So, yan yung gagawin nyo sa learning task number 6. Learning task 7. Write the following number, words in figures or in symbols. Okay. So, ito. 32,067. Susulat nyo lamang siya sa figures. Ano siya ang sagot? So, yan. 32,067. Next, learning task 8. Write the following numbers in words. So, binaligtad naman. Kung sa task number 7, yung given ay words, isusulat mo sa figures. Ngayon naman, figures ang given, isusulat mo naman natin sa words. Okay, so, pag sinulat natin siya, 67,924. Okay, dumako naman tayo sa science. Ngayon, sa science naman, ito ay experiment. Hindi mo malalaman yung sagot kung hindi mo siya gagawin. So, okay, learning task 1. Perform the activity. Write your observation as indicated in. So, ito yung mga materials natin. Paper towel, styrofoam cup, piece of bread, glass, spoon, facial tissue, plastic cup, detergent soap, clothespin, rice grains. Okay. Sa tingin natin, kung siya nag-absorb ng water, edi i-check natin. Kung siya, pag nilagay natin sa tubig, magsisig, edi i-check din natin. So, ganoon. Okay, so paper towel. O, humahanap kayo ng paper towel at ilagay niyo sa tubig at i-observe kung nag-absorb niya ng water. At tingnan natin kung siya ay lumulubog, nagsisink, at nagpo-float naman, lumulutang sa tubig. So, yun lamang gagawin natin dito sa learning task 1. Okay, learning task 2. Study the picture of a family having their dinner. Identify at least 3 porous nag-a-absorb ng water and 5 non-porous materials hindi nag-a-absorb ng water. Okay, for example, sa non-porous, spoon. O, mayroon na kayo. Meron na kayong tamang sagot na isa, spoon. Okay, hahanapin nyo pa yung iba na hindi nag-absorb ng water, non-porous. At yung porous naman ay nag-absorb ng water. Okay, learning task number 3. Analyze each situation that happened at home carefully, then write your answers briefly. Okay, ito yung ating situation. A glass of juice was accidentally spilled on the table. What should you use to dry the table and why? O, ano yung gagamitin mo para maging dry yung table? At bakit? Yan ang sasagot natin.
Dumako naman tayo sa English subject. Okay, so learning task number one. Identify the main idea portrayed in the paragraph above. Okay, so ang gagawin lamang natin, iisipin natin ano yung main idea. Ito yung pinag-uusapan doon sa paragraph. Okay, halimbawa ito. Lukban is considered as the tourist capital of Quezon Province. It is known for its grandest agricultural fiesta, the Pahiyas Festival, celebrated every 15th of May. Camaynesus, a well-known religious site, is located in this humble town. It is also famous for its delicacies such as longganisa and pancit habhab. As you may not know it, Lukban is the hometown of Hermano Puli, a religious leader who led one of the first uprisings against the Spaniards. Okay, kung mapapansin natin dito sa paragraph, ano yung pinag-uusapan? Anong lugar ang pinag-uusapan? At karaniwan, ang main idea ay matatagpuan sa unahan ng paragraph. At meron din namang pagkakataon na nakikita rin siya sa huli. Pero kadalasan, nakikita siya sa unahan ng paragraph. Okay, learning task number two. Read each pair of sentences. Write TS next to the sentence that would make a good topic sentence. So, yung parang pag-uusapan. And SD next to the sentence that would make good supporting details naman. Okay, halimbawa ito, number 6. The library offers a wealth of information and entertainment. Yung isa naman, there is a section designated about our city's history. Ibig sabihin, ano diyan ang TS? Sa dalawang sentence o two sentences, ano diyan ang TS or topic sentence? Okay, so yung the library offers a wealth of information and entertainment. Bakit? Yung TS. Kasi nga, yung there is a section designated about our city's history, nakapaloob siya sa library. Makikita siya sa library. So yun ay SD naman. Next, I had a happy time visiting my grandparents' place. At yung isa naman, the view from the lake near my grandparents' house was breathtaking. O ano diyan yung TS? Ano yung pwedeng topic sentence? At ano naman ang supporting detail? Okay, very good. Ang tamang sagot ay, yung I had a happy time visiting my grandparents' place. Yun yung TS. Bakit? Kasi nga, yung the view from the lake near my grandparents' house was breathtaking. Grandparents' place. Isa iyon sa place na matatagpuan doon sa pagbisita mo doon sa grandparent. Okay, so ito naman yung SD. So yan yung gagawin ninyo sa learning task 2. Okay, dumako naman tayo sa learning task 3. Choose the letter of the best answer. Okay, number 1. Ang gagawin ko lamang, mag-eliminate lamang tayo ng ilang letra. O isang letter lang ang gagawin ko, syempre, para naman mayroong thrill sa inyo. Number 1. It expresses the main idea of the paragraph. Supporting sentence, concluding sentence, letter C, topic sentence, and the indention. Ano diyan yung pwede nating matanggal na hindi mo na talaga kasali sa pamimilian? Okay, yung isa ay yung letter D, yung indention. Hindi na siya kasali. So, meron ka na lamang A, B, C. Number 2, it tells about the summary of the paragraph. Summary. From the word itself, summary. A, supporting sentence. B, concluding sentence. C, extra sentences. D, topic sentence. So, ang i-eliminate natin ay yung letter C, extra sentences. Meron ka na lamang letter A, B, and D. Number 3, it marks the end of the paragraph and often summarizes or raises the key point of the paragraph. Ulitin ko. It marks the end of the paragraph and often summarizes or raises the key point o yung parang pinag-uusapan of the paragraph. A, indention. B, topic sentence. C, supporting sentence. D, conclusion sentence.
Okay, so tanggalin uli natin yung letter A indention. Meron ka na lamang B, C, and D. Okay, Filipino naman tayo. Okay, gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na pangalan. Halimbawa, yung Antipolo City, given iyan. Magbibigay ako ng isang halimbawa, pero gagawa rin kayo ng sarili ninyong pangungusap. Ipinagdiriwang ang Tipulo Festival sa Antipolo City. So, ganayan ang gagawin natin sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo naman. Basahin mo ang mga pangungusap. Hanapin ang pangalan sa bawat bilang. Halimbawa sa number 5, si Belen, Linda, Mila ay nasa ikalimang baitang. Mahilig silang umawit. Ano ang pangalan na ginamit sa pangungusap? Ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop, o pangyayari. So, ano din yan ang pangalan? Belen, Linda, at Mila. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Subukan mo namang ibigay ang kahulugan ng mga salita sa ibaba na hindi gumagamit ng diksyonaryo. Piliin lamang ang letra ng tamang sagot. So, gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Basahing mabuti ang kwento at tukuyin ang tauhan, tagpuan, at banghay. Ngayon naman, ano yung tauhan? Ito yung mga tao na nabanggit sa kwento. Tagpuan naman, saan nangyari ang kwento. At yung banghay naman, ito yung pagkakasunod-sunod ng kwento. Ano yung simula? Ano yung gitna? At ano naman yung katapusan? So yun lamang sa banghay. Tatlo ang susunod, tatlo ang inyong hahanapin, yung simula, yung climax o yung kasukdulan, at ano yung katapusan. Okay. Araling panlipunan. Ang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng mga tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan, kung saan makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon, at lahi. Ang isang bansa ay may tuturing na bansa kung ito ay binubuo ng apat na elemento ng pagkabansa. O, tandaan ha, ang bansa ay maituturing na isang bansa kung ito ay binubuo ng apat na elemento: tao, teritoryo, pamahalaan, at soberanya. Pag nawala ang isa, hindi siya matatawag na bansa. O, tandaan ha, apat na elemento: tao, teritoryo, pamahalaan, soberanya. Okay. Ang tao ay yung naninirahan sa isang bansa. Yung teritoryo, mismong lupain na binubuo doon sa isang bansa. Yung pamahalaan naman, ito yung pamahalaan na pinamumunuan din ng mga tao para maging organize ang isang bansa. At yung soberanya, mayroong kalayaan na hindi ka kinokontrol ng ibang bansa. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang tama kung wasto at ipinahayag ng pangusap, at mali naman kung hindi wasto. Ang bansa ay isang lugar o teritoryo na may naninirahang mga tao. Tama baga o mali? Ang bansa ay matatawag na bansa kung ito ay binubuo ng apat na elemento. Tama o mali? Ang bansa ay kinakailangan ng isang pamahalaan. Katulad ng sinabi ko, pag walang pamahalaan, ano mangyayari sa isang bansa? Magulo. So, tama o mali? Ang teritoryo ay tumutukoy sa lawak na nasasakop sa isang lugar. At number 5, ang Pilipinas ay may tuturing na isang bansa. Tama ba yan o mali? Next, gawain sa pagkatuto bilang dalawa. O ilagay daw yung apat na elemento ng isang bansa. O bayan, nadoonan, nabanggit na sa unahan. Makikita niyo sa module yung sagot. Okay, so dumako naman tayo sa mape. Pero, mag-focus lamang tayo sa music. Dahil alam kong kayang-kaya na yung arts, PE, and health. Okay, so gawain bilang isa. So tingnan muna natin itong chart na ito. Mayroon tayong notes, simbolo, bilang ng kumpas, rest, at ano din yung simbolo niya. Okay, ang notes, ito yung mga notes. Whole note, half note,
quarter note at eighth note. So mayroon pang mga kasunod iyan, pero ito muna ang apat ang pag-aaralan nating mga notes. Whole note, half note, quarter note at eighth note. Ano ang simbolo ng whole note? So para siyang bilog. Na bilog. Half note naman para siyang letter D. Yung quarter note naman ay D na may shade yung kanyang bilog. At eighth note naman ay D na mayroong buntot. So yan ay eighth note. Ilang kumpas mayroon ng whole note? Apat na kumpas. Ang half note, kasi nga half ay di kalahati ng whole note ay di dalawang kumpas. Ang quarter note ay kalahati naman ng half note, isang kumpas. At eighth note naman ay kalahati ng quarter note, so kalahating kumpas. Katulad din siya ng rests. Whole rest, half rest, quarter rest, eighth rest. Magkakatulad sila ng kumpas. Yung whole note at whole rest, pareho silang apat na kumpas. Ang half note at half rest, magkatulad din ng kumpas. Quarter note at quarter rest, eighth note at eighth rest, magkakatulad ng kumpas. Pero nagkaiba sila sa rest. Sa simbolo, ang whole rest ay para siyang baliktad na sombrero. Tandaan ha, baliktad na sombrero. Nasa ilalim yung rectangle. Ang half rest naman ay sombrero. Nasa taas yung rectangle. Yung quarter rest naman ay para siyang letter Z na mayroong pakuwit sa ilalim. At yung eighth rest naman ay para siyang 7 na mayroong para siyang bilog doon sa unahan. Yun yung eighth rest. Okay. So tandaan ang mga simbolo ha. Bago dumako sa mga gawain dahil kailangan ninyo itong matandaan. So, pero mayroon naman kayong module, pwede ninyong balik-balikan. Okay. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Suriin at pag-aralan ang nilalaman ng awitin. Basahin at unawain ang panuto sa bawat bahagi ng gawain. Okay. So kantahin muna natin yung Baby Seeds para naman mayroon tayong matutuhang isang kanta. Ito ay inawit ni Trinidad. In a little cradle snug and warm, baby seeds are hiding safe from harm. Open wide the cradle, hold it high. Come, Mr. Wind, help them fly. One more time. In a little cradle snug and warm, baby seeds are hiding safe from harm. Open wide the cradle, hold it high. Come, Mr. Wind, help them fly. Okay. Okay, tatandaan ha, dun sa mga note na napag-aralan natin at saka sa rest, tandaan, kung marami ang kanyang kumpas, ibig sabihin, mahaba ang kanyang tunog. So sa apat, yung whole note ang mayroong pinaka mahabang tunog. Kasi nga, mayroon siyang apat na kumpas. Tatandaan ha. At ang may pinakmaikli naman sa ating pinag-aralan, yung eighth note. Kasi nga, mayroon lamang siyang kalahating kumpas. Mayroong maiksing tunog. At yung rest naman, sila naman yung walang tunog. Kasi nga rest, magre-rest ka. Yan. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Iguhit sa loob ng unang kahon ang rest na matatagpuan sa awitin. Sa pangalawang kahon, naman ay yung pangalan ng rest. At sa pangatlo, ay ilang kumpas mayroon yung rest. Okay, kung babalikan natin yung kanta, meron lamang isang rest na tayo matatagpuan. At ito yun. Yan, ibinigay ko na ha. Meron na kayong isang tamang sagot. Pero ano ang pangalan niyan? Ano ang pangalan ng rest na iyan? At ilang kumpas mayroon ang rest na nakikita ninyo? So, isusulat ninyo iyan. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Sa mga note at rest na makikita sa awitin, alin ang may pinakamababang tunog, may pinamaikli at walang tunog? O, nabanggit ko na sa inyo kanina. O hanapin nyo diyan kung alin ang mayroong pinakamahabang tunog. Sa given, doon sa kantang Baby Seeds. Okay, hanapin ninyo. Ano yung may pinakamaikling tunog at ano yung walang tunog? Okay, dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang apat. Pag-aralan pang muli ang awitin. Sagutin ang mga susunod na tanong. So ito yung Will You Dance With Me? So kantahin din natin. Will You Dance With Me?
Okay, sabay-sabay natin kantahin. Madali lang naman siyang sabayan. Will you dance with me? Will you dance with me? Will you dance with me? Tra-la-la-la. Underneath the tree, underneath the tree. Tra-la-la-la. Round and round and round, round and round and round. Oh me, oh my. It is fun to dance, it is fun to dance under the sky. Okay, so ano-ano ang mga note at rest na ginamit sa awitin? Iguhit ang mga ito sa loob ng pouch bag, pati ang katawagan sa bawat isa. Okay, so titingnan ulit natin yung kantang Will You Dance With Me? At isulat ang note at rest o i-drawing dito sa pouch bag. At ano yung tawag doon? Isusulat niyo yung pangalan niya. Okay, so paano iguhit ang bawat isa? Yung whole note, tulad sinabi ko, para siyang bilog. Quarter note naman, yung letter D na may shade. Half note naman ay letter D. Yung eighth note naman, yung D na may buntot na may shade. Quarter rest ay yung parang Z na may kuwit sa ilalim. Whole rest ay baliktad na sombrero. Eighth rest ay yung 7 na may parang may bilog sa unahan. At half rest naman ay parang sombrero. Okay, yun lamang at magkita-kita tayong muli sa week 2 at nawa ay itong video na ito ang makatulong sa inyo. Salamat, paalam!